narito ang programang tututok sa serbisyo publiko. Kompleto rekado, balita, serbisyo publiko. On the go! May bonus pang mga payo sa kalusugan at biyahe sa iba't ibang dako. Samahan natin kina Kani Oro sa On the Go! Mas nabawasan daw po ngayon ang bilang ng mga lumalabag sa mga quarantine protocols. Totoo ba ito? Nabawasan ang mga lumalabag o nabawasan yung mga nanguhuli? Mukhang kumonte yung mga nanguhuli, lumuwag. Mga checkpoints nga, halos wala na. Tapos yung mga nanguhuling mga polis, hindi na masyadong ganun kasigasig. Yung mga nagbabantay sa mga checkpoints, syempre wala na. Konti na rin ang mga nahuhuli nila. At para bang yung back to normal hindi new normal Marami pa rin ang nagkakaalabang parang ang mistulang mga bakang nakawala sa koral na akala nila hindi na tayo mag-iingat. Kaya sige, hello, kumpul-kumpul pa kayo, magsama-sama pa kayo, mag-usap-usap pa kayo, magkwentuhan pa kayo dyan sa kanton, lumabas kayo. Yan po ang nangyayari. Kaya ang tanong ko kay Lieutenant General Guillermo Aliasar, commander ng Task Force COVID Shield, nasa 720 na lamang daw ang bilang ng mga lumabag sa quarantine protocols kumpara sa libo-libong bilang ng mga violators kada araw noon. Iyon nga po, marami pa rin lumalabag, kailang kukonti na mga nanguhuli, kukonti na yung mga namamansin, at marami na rin, kumbaga, sa dami ng mga tao nasa labas, hindi mo na ma-identify kung sino-sino yung mga yan. Kunti na ang hulihan . Ngayon, mamaya, talakayin po natin yan. Maganda rin i-discuss natin itong sa new normal. Kanina na pag-usapan po na nabanggit sa panayam ni Edwin Eusebio kay Alan Tanhusay ng Alotiusip, yung million-million, no? May nagsabing 3 milyon ang nawala ng trabaho o mawawalan pa ng trabaho. May nagsabing 5 milyon. Okay, wag na muna natin pag-usapan yung figure na yan kung gaano karami yan. Pero napakarami po ngayon ang nawalan ng income, nawalan ng trabaho, kahit bumalik na sila sa kanilang hanap buhay yung iba, marami pa rin po ang hindi makakapasok at marami pa rin ang hindi magkakaroon ng income dahilan sa limitado na rin po yung galaw o operasyon ng mga kumpanyang kanilang pinaglilingkuran. Ngayon, marami po sa mga kababayan natin dahilan sa walang trabaho, ang mga ibang kumakayo dati ay nag-divert dito sa online selling, no? Online selling na yung kung ano-anong mga binebenta via online. Ngayon, nabanggit din po ng DTI na bawal na yung sagot na PM sa tanong na HM. Ano ba yung PM sa HM? Kasi yung mga nag-o-online, ba? Magbibenta ka ng produkto, pagkatapos magtatanong, magte-text, HM, ano po yung HM? How much? Ayan, how much? Sasagot naman ngayon yung online seller, PM ko sa'yo. Ibig sabihin, parang tinatago po doon sa kanyang post kung magkano talaga ang totoong presyo at sekreto niya o sila na lang kakaintindihan kung magkano ang presyo. Sabi ng DTI, dapat bawal yan. Pero mamaya, linawin ho natin yan. Magandang pag-usapan din po yan sa kapakanan ng pareho online seller at yung buyer o consumer na pag-uusapan ho natin yan. Magandang hapon, Pilipinas, at kumusta na naman po sa lahat ng mga Pilipinong nanonood sa ating palatuntunan sa buong mundo. Ito po ang lingkod, Gani Oro. Tayo po ay magkakasama alas 5:30 hanggang alas 7 ng gabi. Ngayong araw na ito ng Biyernes, ikalima na po tayo sa buwan ng Hunyo. Palatuntunan On The Go sa DWIZ, kapapalooban ng mga ulat, mga report mula sa labas ng himpila ng ating mga patrol reporter at mga correspondents at ang ating mga metro patrol sa iba't ibang dako ng ating bansa. And of course, magkakaroon po tayo ng panayam, interview, paglilinaw sa mga isyong napapanahon mula sa mga katauhan naman o mga tauhan ng ating pamahalaan na makapagbibigay linaw o dagdag paliwanag sa mga balita.
Sa pagkakataon ito, alas 5:40 na po ng hapon, simulan natin ang pag-uulat ng ating Metro Patrol sa ulat ni Beth Samson. Metro Patrol, Beth Samson. Gandang hapon. Muling namamahagi ang lokal na pamahalaang na botas ng tulong edukasyon sa mga high school students sa Lunes, June 8. Aabot sa 383 o 383 junior high mula sa Tanza National High School at Kaunlaran High School ang makatatanggap ng 5,000 bawat isa. Ayon kay Mayor Tori Chanko, taglaan ng Kongreso ng 5.5 million para sa educational assistance sa 1,100 na mahirap na mag-aaral na nagmula pa sa lungsod. Ilan sa mga pondo ay naipamahagi na noong isang taon bago pa man ang COVID-19 pandemic. Sa ngayon ay tumatanggap na ng online enrollees na inaasahang magsisimula ang klase sa buwan ng Agosto. Inaasahan din ang lokal na pamahalaan na ang tulong pinansyal ay makatutulong sa mga mag-aaral at sa pamilya, lalo na ngayong maninibago ang mga estudyante sa bagong sistema ng edukasyon o blended learning. Noong isang taon ay naglagay ng Novo Connect free Wi-Fi sa mga pampublikong paaralan sa paligid ng lungsod na maaari at hanggang sa ngayon ay magagamit sa kanilang online classes. Ayon pa rin kay Chanko, lahat ng mga walang computer o internet ay bibigyan ng Novo School in a Box na naglalaman ng mga modules at activity sheets na mahatid sa kanilang tahanan ng paaralan. Mula sa ng Kamanaba, Beth Sounds na nagulat. Teacher Beth. Yes po, yes. Good morning, teacher. Wala nang ganun, ha? Medyo madadalang wala yun. Wala na. Kasi... So, kailangan ni gadget. Ngayon, ikaw bilang... nagtuturo ka rin, di ba, sa mga anak mo? Nagtuturo ka rin sa mga... Before, I used to be a teacher. Ayun. So, tama-tama pala ang tanong kayo ko sa'yo, Teacher Beth. Yes, sa tingin mo, itong blended learning na ito, ay magiging epektibo ka agad. Kumbaga, makaka-adapt ka agad yung mga estudyante natin dyan, kasama na yung mga guro. I don't think so, Sir Gary. Kasi una-una, yung biglang pagbabago. Yun? Kasi yung biglang pagbabago na pag-aaral sa edukasyon, kasi it's different when you're inside the classroom, having classes with your teacher in front of you, studying the lessons. Iba talaga yung personal eh. Kasi yung mahihirapan tayo sa online teaching, lalong-lalo kung kasing hina at kasing bagal ng internet na paloko-loko yung sitwasyon ng ating internet connection ngayon. Yes, isang problema ay yung internet connection. Kung noon na hindi pa tayo nag-umpisa ng online learning classes, ay problema na yung bagal ng takbo ng internet o wifi connection, the more ngayon na maraming makikigamit ng internet. Yung mga modules, na printed modules na iuwi sa bahay, take-home modules, kaya, siyempre, nanay o tatay lang ang nandun, may gustong linawin yung bata, itatanong sa nanay, ang sagot ng nanay, bala ka sa buhay mo, hindi ko rin alam yan. Kasi kasamang ganing, hindi naman lahat, nothing against parents na hindi inabot ang pag-aaral, no? Oh. Isang problema talaga yan. Pag yung bata nagtanong sa nanay o sa tatay na wala namang kaalaman sa ating recent style of education, mahirapang sagutin ng nanay, lalo hindi nakarating sa high school man lang o college degree. So, anong gagawin ng bata? So, one piece of advice is makipag-coordinate nang simplihan ng free time sa kanyang adviser o kung meron na siyang kaklase, kaibigan, kamag-anak na maalam sa mga ganitong style ng pag-aaral ay maaaring hingin ng tulong. Siguro maipa-fine-tune pa, kumbaga mapa-plancha pa yan bago mag-August 24, Teacher Bete. Kasi ang nakikita ko rito na parang nabanggit na rin ng DepEd, para bang alternate ba yung 50% ng klase papasok ng Lunes personal sa klase. Tapos yung 50% naman, sila naman ang papasok ng Martes. Parang alternate sila. Para hindi yung bawa 50 sa klase na estudyante,
eh yung tig 20 o tig 10 sila muna yung papasok na hindi sabay-sabay para hindi puno yung klase. Let's say Monday papasok yung unang batch, tapos yung second batch papasok naman ng Tuesday, yung third batch papasok naman ng Wednesday. Parang ganun. Yun na nakikita ko diyan, para may personal pa rin silang magkikita-kita sa klase. And social distancing too. Yeah. Para kukunti sila doon na hindi sila sabay-sabay. Maraming ano, maraming dapat isaalang-alang diyan. Eh, hindi pa rin daw 100% na go signal na. May go signal na si Presidente diyan. Blended learning. Yan at ang mga dapat nating pag-aralang mabuti kung paano mapaplansya ng gusto yan. Teacher? Yes, sabi mo nga Sir Gian kanina na para tayong nanganganay dito eh. So first time natin ma-experience ang ganitong klase ng pag-aaral o edukasyon. So yan ay nasa koordinasyon at partisipasyon ng mag-aaral, ng teacher, maging ng mga magulang. Kung paano magpagkakatulong-tulong para ma-meet halfway yung kaalaman ng bata na dapat malaman. Ayan, at saka yung printed materials, yung take-home modules na binabanggit naman, dapat libre yan. Dapat ibibigay sa kanila yan ng libre ng ating DepEd na wala nang gagastosan masyado yung mga magulang. Sapagkat kung ang mga may kakayahan lang at mga may pera lang ang makakabili niyan, magpapa-imprenta pa sila, ay dagdag pahirap yan sa mga anak ng mahihirap o sa mga magulang na mahihirap. Opo. Pero sa private school, wala tayong doubt about it na they have their own gadget to be used sa pag-aaral. Oh. Ang problema, sa mga public schools, hindi lahat, lalo sa mga probinsya, hindi lahat ay nakaka-co-op sa mga gadgets na kailangan ng mga gadgets. So, sabi nga ng DepEd, ay magpo-provide sila ng mga activity sheets or modules na dadaling mismo sa kanilang tahanan. Ayun, galing talaga. Marami akong natutuhan sa iyo. Goodbye, teacher. Aral ako sa'yo eh. Salamat. Okay, back to you, Sir Gani. Thank you so much. Si Beth Samson, ang ating DWIZ Metro Patrol. Metro Patrol. Nako, isa pa huwi pinag sa problema ng mga magulang dyan, yung transportasyon. Yung magiging paglalakbay ng kanilang mga anak patungo sa mga eskwelahan. Kasi nga naman, diba? Kung papasok din sila, no, although kung hindi araw-araw pasok, pero papasok din po yan, sasakay ng mga pampubliko sasakyan. Sasakay ng tricycle, sasakay ng jeep, sasakay ng bus, sasakay ng kung ano-anong pwedeng masakyan. O kahit na private bus, no, yung school bus. Yun, doon, medyo may challenge na rin po dyan sa paglalakbay, pagbabiyahin ng mga bata patungo sa eskwelahan. So, huwag nating sabihin na mabibigla tayo, ha? Magugula tayo kung ano maging resulta yan. So dapat ngayon pa lang pag-aralan na po ng DepEd at ng ating mga LGUs, ng lokal na pamahalaan, kung ano ang pinakamagandang sistema diyan. Alas 5:49 ng hapon, ito pa rin si Gani Oro, inyong makakasama hanggang alas 7 ngayong Friday evening, Friday afternoon. So dumako muna tayo sa pag-ulat ni Tata Ray Abelia. Metro Patrol sa lalawigan ng Rizal, Tata Ray Abelia. Magandang hapon. Okay, magandang hapon kasama ng Gani at magandang hapon din sa mga tagapakinig. Anyway, regarding ito sa mga naapektuhan ng mga manggagawa, particular na dito sa lalawigan ng Rizal. Ayun ang alas 6 nga at alas 6 ay media. Ay nakita natin sa mga pangunahing pangsyap, particular na dito sa Rizal, lalo sa pila na dito. Ang mga natro nga manggagawa at natang natin kung anong ito, ang kanilang pinipilaan dito at ayon sa kanila, ito ay ayuda na ibibigay ng Social Security System or SSS ay dumating na. At kompleto, ika nga, ayon sa kanila ay 16,000 na ang kanilang natanggap, pagkat noong buwan ng Marso ay nakuha na ang alagang 8,000 peso at ang pangalawa naman itong June 5 na another 8,000, almost 16,000 na ang kanilang natanggap.
sa panayam ng Metro Patrol, patroon dito sa mga iba-ibang uring manggagawa, patroon na dito sa motel, sa mga hotel, sa mga malitag garments, mga barbershop, at mga manicurista rito, no? Ay, ipapasalamat naman sila kahit na ikang nakakakunti ang naturang ayuda. Patroon na sa kulang o mikit kumulang sa tatlong buwan na nila hindi pagtatrabaho ay napakalaking bagay na tulong na ibinigay ng Social Security System sapagkat nila na-expected na sila ay mayroong pangalawang ayuda na nagmula nga sa naturang ayusa ng ang gobyerno. Ngayon pa man, ikaw nga ang kanilang panalamang. Sabi nila, kung halimbawa ang kanilang mga pinapasukan, patroon na ay masyadong marami mga empleyado. Kasi dito, ayon sa nakapriyam ni ang Metro Patrol kay Aling Leoniano bilang isa sa garment lamang dito sa Bayan ng Tarisal, ay kung mga 20, 30, yan po ay aprobado yan sapagkat more than 100 na yata ay ang kumpanya na ang namamahala sa mga naturang empleyado. Ngayon pa man, ikaw nga ay pagkakapag-submit naman ang tinatawag natin mula sa mga employer ng kailang mga kawan nila at na-aprobahan yan, kanina lamang ay talagang tuwan-tuwa nga sila at ang pagtawag sa kanila ng naturang mga employer nila na pumunta sa mga naturang pawnshop dito sa Rizal at makukuha nila ang alagang another na 8,000. So ay ating mga news update mula dito sa lalawigan ng Rizal. Tomit Patrol, Tataray, Aragon sa Bilya, Nagol, sa Impilang Metodo Lucas, BWIC. Metro, Metro, Patrol, we do. Maraming salamat, Tataray Abelia, ang ating Metro Patrol sa lalawigan ng Rizal. 8 minuto bago sumapit ang alas 6 ng gabi, balikan natin ang ating mga balitang bago. On the go! On the go! Ang balitang bago, hatid ni Gani Oro. Tumaas ang unemployment rate sa bansa dahil sa COVID-19 o coronavirus disease o pandemic. Simplihan ho natin para maintindihan po niyo yan. Mas dumami ang walang trabaho, walang kita, walang income. Batay sa tala ng Philippine Statistics Authority, kung saan sumampa sa 7.3 million ang bilang ng mga Filipinong walang trabaho simula nitong Abril. Sinabi ni National Statistician Claire Dennis Mapa na naitala ang 17.7% na unemployment rate sa bansa na dulot ng COVID-19 pandemic. Mas mataas ito ng ilang porsyento kumpara sa naitalang 5.3% na unemployment rate noong Enero at 5.1% naman noong April 2019. Matatandaang ipinatupad ng Pangulong Rodrigo Duterte ang lockdown simula noong Marso 17 kung saan tanging ang mga essential sectors lamang ang maaring magtuloy-tuloy ang operasyon. Inaasahan naman ng Department of Labor and Employment ang pagtaas ng unemployment rate sa bansa sa gitna na rin ng COVID-19 pandemic. Kasunod na rin ito ng report ng Philippine Statistics Authority sa may tuturing na record high employment rate na 17.7% o katumbas ng 7.3 milyong mga Pilipinong walang trabaho. Imagine, mahigit 7 milyong Pilipino ang wala ngayong trabaho. Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, nagdulot talaga ng krisis sa ekonomiya ng COVID-19 pandemic kung saan dahil sa pagpapairal ng community quarantine ay napakaraming establishment ang napilitang magsarapan samantala o kaya'y magpatupad ng flexible work arrangements. Milyon-milyon na anyang manggagawa sa formal at informal sectors ang naapektuhan ng global health crisis. Subalit tiwala si Bello na makakarecover na rin ang labor market dahil unti-unti na ang nakapagbubukas ang mga kumpanya. Ang informal sector ho ngayon ay kumbaga eh, mayroong struggle na ginagawa. Pumumilit. Gumagawa ng adjustment ang informal sector.
Kung dati ay nakakapagtinda ng pagdi-deliver ng kung ano-ano, ngayon limitado sapagkat walang masakyan ng mga public transportation. So, nauso po itong online selling. And speaking of online selling, ang ginagawa ho ng mga yan ay magpo-post sa kanilang mga Facebook, sa kanilang mga accounts, sa social media, ng picture o video ng produktong kanilang ibinebenta. At meron naman silang hinahango o merong distributor at meron namang online seller. Nauso ho yan at lumakas ngayon yan dahilan sa hindi makalabas ng kanilang mga bahay ang mga tao para magtungo sa mga tindahan o sa mga supermarket o sa mga department stores. Ang problema ho ngayon sa online selling ay ang kanila namang pagtatransport o paghatid. Kaya nandiyan naman ho ngayon yung mga kumbaga ay motorcycle services. The delivery, kagaya ng ano yan, GrabFood, Lalamove, kung ano-ano pang nakamotor na pandeliver. Eh, syempre, kailangan kumita din ho yan. So, may charge. So, napag-usapan ngayon yung mga nag-online po na kapag ikaw ay nag-post, ang tanong kaagad nung nagte-text, texter o ng consumer, supposed to be consumer, HM o how much. Ay sasagot naman ng ibang online seller, PM o private message sa ibibigay sa iyo. Ngayon, nasabi ng DTI, baka kayo po ay lumalabag na sa tinatawag na price tag law. Yan. Dapat, yun daw mga basic commodities o mga essential commodities ay lantad dapat ang presyohan. Mamaya po, mamaya ho ay may mga ating tatalakayan niya sapagkat meron tayong panayam sa DTI, no? Department of Trade and Industry, Undersecretary, at linawin po natin yan mamaya sa ating pakikipagpanayam. At kayo ho mga online sellers, pati consumer, pwede ho kayong sumali sa ating talakayan. Luwa ko muna tayo sa report ng ating correspondent mula Central Luzon. Ronda Provincia. COVID-19 cases sa Pampanga umabot na sa mahigit 100. May report ang ating correspondent sa Pampanga, Johnny Gole. Johnny, magandang hapon. Yes, kasama nga Gani, magandang hapon. Mahit na gatan hapon na karing kabalinta mong kapampangan. Nasa 104 na itong naging positive case ng COVID-19 dito sa lalawigan ng Pampanga. Base dito sa June 2 report ng Department of Health Provincial Office. Mula sa nasabing bilang, 11 na rito yung nasawi. Samantala, 6 na po yung iniulat na gumaling na sa sakit. Bagamat sa ulat mula naman sa Public Information Office, itong lalawigan ng Pampanga, nasa 7 po itong nakarecover na sa sakit at kasalukuyang under monitoring sila sa kanilang mga tahanan. Bagamat sa kanyang ulat, nasa 72 na itong kabuang nasasawi, may kaugnayan nga sa COVID-19 pandemic simula nang mag-umpisa ito. Mahigit sa 2 buwan na yung nakararaan. Ganun pa man, ang mga biktima ay hindi umano dumaan sa swab testing bago at matapos silang binawian ng buhay. Kung bibilangin ang lahat ng kaso ng COVID-19 virus cases sa Pampanga, umaabot na ngayon ito ng 1,053 o 1,053 case. Ngunit ang 802 dito ay nagnegatibo na sa swab test. Samantala, 189 o 89 ay kasalukuyan pang hinihintay yung resulta ng kanilang swab test. So, yan ang update. Buhat ito sa Gitna Luzon. Ito si Johnny Gole, Central Luzon Patrol. Nagulat, hindi lang may todo lakas. DWIC. Alas 5:59, may isang minuto pa tayo bago mag-alas 6 pa, ay oras na para palakasin natin ang ating resistensya. Laban sa kung ano-anong mga sakit, lalo yung mga virus-virus na yan, kailangan may protection ho tayo. Kailangan malakas ang ating immune system. Kailangan natin ng immune booster. At numero uno po sa dapat na inumin natin, no? Itong Yamang Bukid Turmeric 10-in-1 Tea. Ayan, sapagkat ito po ay may curcumin. Yung luyang dilaw pala, yung luyang dilaw natin, no?
o turmeric kung tawagin, ito po yung may taglay na curcumin. Yung curcumin, yun po yung nakakapag-enhance ng antibody responses ng ating katawan. Ngayon, bakit tinawag na 10-in-1 ang Yamang Bukid Turmeric Tea? Dahilan sa meron po siyang 10 herbs. So, herbal talaga ito. Natural o organic herbs. Una, yung turmeric o yung luyang dilaw. Pangalawa, yung native luya natin, kaya medyo maanghang po siya sa lalamunan. Ang sarap eh, native luya. Tapos may sangkap pa ho siyang banaba, sambong, malunggay, pandan, lagundi, lemongrass, peppermint at gainura procumbens na pampapalakas ng resistensya. Kaya kompletong-kompleto na siya, 10-in-1. Kaya ang ganda ho ng epekto nito sa ating kalusugan. Ako mismo magpapatunay. Dati meron akong gout, nawala yung aking gout o yung mga pananakit ng ating mga kasukasuan. Pagkat yung mga rayuma na yan, yung mga kailangan talaga mawala ho yung pananakit na yan. Tapos yung himbing sa pagtulog. Ah, at kung ano-ano pa, talaga namang napakagaling ho. Doon sa mga kababayan natin na gusto magpa-deliver, naka-online din po ito. Ito yung naka-online na nakalantad din po ang presyo. Hindi mo kailangan yung PM-PM. Basta't meron siyang, price, no? Yung SRP kung tawagin, no? Ngayon, kung gusto ho ninyong umorder, pwede kayo umunta sa inyong Facebook. Yamang Bukid Turmeric lang po, i-type ninyo. Kung malapit kayo sa lugar niyan, Yamang Bukid Turmeric Fairview. Ayan. Pwede rin ho kayo mag-text, no? Pwede kayo mag-text o tumawag kung gusto nyo magpa-deliver. May free delivery ho sila, no? Mag-text o tumawag sa Globe 0965-170-5681. Globe po yun. At sa Smart 0929-706-6039. Napaganda po sa katawan itong Yamang Bukid Turmeric 10-in-1 tea. Ito lagi kong iniinom sa umaga. At saka bago ako magprograma, alam niyo kung bakit? Ito po ang nag-aalaga ng boses ni Gani Oro, ha? Sarap nito eh. Ang sarap ng hagod sa lalamunan. Yamang Bukid Turmeric 10-in-1 tea. Well, magpapatuloy pa hong ating palatuntunan hanggang alas 7 pa tayo ng gabi. Magbabalik po ang inyong lingkod, Gani Oro. Oras natin, 2 minuto makalipas ang alas 6 ng gabi. On the go sa DWIC. DWIC. At ngayon, nagbabalik ang On the Go. Alright, we're back. 10 minuto na po makalipas ang alas 6 ng gabi. Ito pa rin po si Gani Oro. Tayo po ay magbabalita na magsasama sa ating pakikipagbalitaan at paghahatid ng serbisyo publiko. Ngayong araw na ito ng Biyernes, ika-5 sa buwan ng Hunyo hanggang 7 p.m. po tayo. Dapat daw ihulog sa Ilog Pasig ang lahat ng mga nananamantala sa nararanasang krisis ng bansa. Ito po ang babala ni Pangulong Rodrigo Duterte laban sa mga online scammer at mga hoarder ng face mask. Nako, eto na, sinasabi ko. Aniya, naglipa na kasi ang mga nagbebenta ng face mask online kung saan batid naman ang lahat na kulang ang supply nito at dumadaing ang iba't ibang mga ospital ng karagdagang supply nito. So kayo mga nag-hoarder dyan, na gusto nyo pang lumaki ng lumaki, tumaas ang presyo, eto, ha, pwede daw kayo. Dagdag pa ng Pangulo, dumarami rin ang nanloloko online kung saan nagpapanggap ang mga ito na nagbebenta ng face mask at iba pang mga PPE sa gitna ng kakulangan ng mga nasabing supply. E sa totoo lang, mga scammer ho yung iba dyan. Yung iba dyan ay... Kunwari, may supply, pagkatapos, hanap ng may pagkakaperahan, pag nagpakita may pambili ka, o kung ano-ano ba, kung ano-anong mga scam na po yung lumalabas, wala naman pala. So dumadami po yung mga sumasakay dito. Iyan ang sinasabi natin. Kung talagang meron ho kayong mga supply dyan sa inyong mga warehouse, ibenta na ho ninyo, ilabas na ho ninyo yan, at total, kikita naman kayo dyan eh. Huwag na kayong mapagsamantala. Huwag na ninyong doble-doblehin o hintayin tumaas pa ng gusto yung presyo niyan.
Kumbaga, huwag na nating pahirapan pa ang taong bayan at ilabas na po natin yan sa mga totoo namang mga buyer. Kasi meron namang nagpapanggap na buyer na ang gusto lang ay makapagsamantala ng kanilang kapwa. Kaya may problema ho eh. Hindi magkasundo, hindi magkaintindihan dahil may mga dudahan na nangyayari. Kung ikaw naman legit ka naman talaga na supplier, bakit ka naman matatakot sa totoong buyer? Bakit naman siguro kaya katakot? Baka may mga tinatago ka, baka nag-hoard ka dyan. Okay, pwede nating matalakayan mga kaibigan. Pag-usapan natin itong mga online seller, no? Mamaya na yung online scammer. Okay, dito muna tayo sa online seller at nasa linya po natin ang DTI, Department of Trade and Industry, sa katauhan ni Undersecretary Ruth Castelo ng Consumer Protection Group ng DTI. USEC Ruth Castelo, si Gani Oro po sa DWIZ. Magandang gabi. Hi, good evening po, Sir Gani. Magandang gabi rin sa lahat ng nakikinig sa inyo. Aho. First and foremost, gusto ko muna itanong itong mga nag-online seller ho natin. Dumami sila ngayon dahilan nga sa hindi makalabas ng bahay ang mga tao dahil sa pandemic. So, marami rin hong nagpo-post sa online selling natin, ano. Meron ba tayong mga policy po yung DTI tungkol dito sa presyo na dapat ay lantad o dapat ay naka-post kaagad kung magkano yung halaga ng kanilang ibinebenta, ma'am? Nasa Consumer Act naman po yun, saka nasa Price Act. So, kailangan lang, pinapatupad lang natin yung provisions ng batas, pero kailangan po talagang naka-display yung price tag nila. Kagaya rin po sa physical stores na kailangan po pagbibili tayo yung presyo nakakabit dun sa produkto na binibili natin. Mm-hmm. So, hindi pwede yung pag may nagtanong na HM, isasagot ng online seller na PM ko sa'yo. HM to PM. Hindi po pwede, sir. Kailangan po pagka-display nila online yung kanilang produkto for sale, when they offer it for sale, kailangan po nakakabit yung presyo. Hindi po pwede na concealed yung itatago nila or ipipm na gano'n. Bawal po yun, sir. So hindi pwede. Pag may nagtanong ng how much, kailangan nandun na kaagad. Pwede na magtatanong ng how much yun kung nandun na mismo sa pinost nila o nakalagay na doon sa picture na pinost nila o sa video, kung ito may naka-video, nandun na mismo yung presyo. Tama ho ba yun? Yes, sir. Dapat po. Kasi kung gusto naman nilang i-negotiate, parang free market yan, di ba? Nakakatawad naman talaga tayo ng presyo. So kung gusto nilang mag-negotiate ng presyo or mag-bargain, mag-haggle yung buyer, pwede naman po, i-post lang rin nila doon or basta po naka-post yung presyo, kung magkano nila binibenta, kung gusto nilang confidential na yung kanilang negotiation, okay lang rin naman po, walang problema. Importante lang po yung price tag talaga. Ayun. So meron tayong, kumbaga merong SRP na nakalagay na doon, kung gusto nilang mag-negosyohan, ano, bultuhan yung bili by volume, gusto nilang yes, maka-discount ng malaki, pwede na sa PM siguro yon. Yes, sir. Opo. Ayun. Pwede na po yon. Basta yung presyo lang kung magkano talaga. Para alam na rin ng lahat at saka wala po silang tinatago. Oo. Kasi naiintindihan naman natin, sir, baka po because of competition or baka makahanap ng mas mura yung mga tao. Kaya lang, sir, kung confident sila dun sa kanilang produkto, at confident sila doon sa kanilang sales stock, kumbaga, yung kanilang expertise sa pagbebenta, wala naman pong problema. Mm. Tanong bang, ito ba ay applicable sa lahat ng items o doon lang sa mga basic o essential commodities? All consumer products po, sir. Mm. Sa Consumer Act po, kasi lahat ng consumer products that are offered for sale or distribution, kailangan po may price tag talaga. Even commodity, even yung mga cosmetics,
Lahat ba yun? Lahat po, sir. Lahat po. Lahat po ng consumer products. Actually, medyo mas mataas lang po ang penalty pagka yung cosmetic, mm-hmm. yung hazardous substances, mm-hmm. yung drugs or gamot. Meron pong category yon. Mas mataas yung penalty pagka yun yung hindi nila nilagyan ng price tag. Yung iba kasi, baring pinapatong nila ang presyo o charge sa shipping. Kailangan kasi sa delivery, no? Baka doon po siguro na tumataas ang presyo dahil sa kailangan bayaran din naman yung magdi-deliver niyan. Kung may delivery fee po, sir, naka-separate yun dapat doon sa kanilang presyo. Yung presyo ng produkto tapos yung magkano yung shipping or delivery fee nila para alam rin ng consumer kung magkano talaga niya pinipili at magkano yung cost ng pag-deliver sa kanya. Kasi baka naman po merong option na pick-upin ko na lang kesa magbayad ako ng ganito, magkalapit lang tayo. Yung ganun pong mga mechanics, meron din yan papasok. Mm-hmm. Tapos sir, yung mga produkto na nabanggit nyo kanina, yung BNPCs, Basic Necessities and Prime Commodities po, mm-hmm. Meron po kaming suggested retail price dyan. So, especially for DTI. So, kung ano po yung SRP, ganun din po dapat nila ibenta yun dun sa online, whether it's online or in the physical store, pareho po dapat ng presyo. Kung merong mang delivery fee or delivery charge, i-separate po nila ng item. Kumbaga, itemize po yung resibo, naka-identify po kung magkano yung delivery fee nila. Ayun. And then, sino ang mga dapat magbayad ho ng tax tungkol dito? Kasi yung sinasabi ng iba, underground economy na ito. Pero yun namang mga, siyempre, mga online seller natin, sabi nga nila, barya-barya lang naman ang kinikita namin dito. Wala na kaming kikitain kung magbabayad pa kami ng tax dito. Meron na ba kayong scheme kung paano dapat may kahit paano kitain ang gobyerno o merong porsyento nito na ibabayad sa pamahalaan? Kailangan pa rin po, sir. Talagang merong taxes yan. Meron po, that's why we advise the consumers, kasi meron pong mga platforms na legitimate talaga, yung medyo dumaki na sila, they earned their reputation dahil maganda yung serbisyo at legitimate. Yung, kumbaga, nakarehistro sila dun sa proper government agencies. Mm-hmm. Kung corporation po yan, we expect them to register with the SEC, also for a partnership or a one-man corporation. Pero kung single prop, may business name registration din po sa DTI. Mm-hmm. And then of course, kasama yung kanilang BIR registration for taxation purposes. So, may nakakapag-issue, ito pong mga to, nakakapag-issue talaga ng official receipt. So, mm-hmm. pati po ang tax nila, makikita ng consumer magkano yung tax na binayaran niya. Nagbabayad rin po ng tax itong mga to sa BIR kasi BIR registered po yung mga resibo nila. Kaya, so, yes, sir. Tama po yun. So, pwedeng i-demand ng isang nagpapa-deliver yung OR o resibo pa rin sa isang nagtitinda. Opo, sir. Kailangan po nila talagang i-demand para doon din natin, it's one way for us also to determine mm-hmm. the legitimacy of the seller. Mm-hmm. Usually po, if everything is purely done online, yung official receipt po, sinesend rin ng seller via email or in the same web page or in the same website. Naka-send na po dun sa kanila pagka nag-accept ng payment, may OR na nilalabas doon sa electronic din po or digital ang tawag. Pero tama, kung mag-deliver siyempre, ipadadala lang doon sa actual na pag-receive ng item, pwedeng ipadala rin yung actual na resibo. Pwede rin po, sir. Kaya lang usually po kasi naka-outsource yung kanilang delivery. Meron pong, mas marami pong platform na walang sariling delivery service. Tama yun. So, ina-outsource din po nila. Kaya hindi na nakakarating doon sa courier service provider yung resibo. Baka pati mawala pa yun, sir. Baka po doon sa kakalipat-lipat, baka mawala pa. I-send na lang nila electronically doon sa buyer yung OR nila. Meron ba kayong, kumbaga, ay pinag-aaralan po na maglabas ng bagong policy on this? Sapagkat sa new normal, maaaring may hindi applicable sa ating Consumer Act. Dahilan sa iba po yung sitwasyon dati,
na kailangan ng personalan yung bilihan eh. Pupunta sa supermarket, pupunta sa mall, pupunta sa tindahan yung tao. Eh ngayon, yung mga deliveries na ganyan at mga binibenta online, maaaring may ibang, maaaring i-adjust sa mga policies and rules po tungkol dyan, Yusek. Opo, sir. Actually, last year po, inumpisahan ng DTI yung e-commerce road na para po meron tayong guide. Susundan natin sa, from start to finish ng registration ng seller hanggang matapos po, hanggang makarating sa consumer yung goods. Medyo naantala lang po, sir, nung nag-COVID. Mm-mm. Nung nag-ECQ, medyo natigil po yung processing ng ating ECQ, ng e-commerce road na. Pero meron din pong ginagawa si Congressman Wes Gatchalian. Ito po yung Internet Transactions Act, the creation of an e-commerce office or a e-commerce bureau. Kasi sa ngayon, sir, under the office of the secretary lang po. So kami-kami lang rin. Meron pong in charge dyan, si Assistant Secretary Jean Pacheco. Siya po yung in charge na gumawa nitong lahat. Pero wala pa po tayong registry ng lahat ng mga online sellers natin. Kailangan po talaga natin yun. It's very important kasi especially for consumers na hindi masyadong mapanuri, pagka nagka-problema sila doon sa pinili nila, kadalasan po hindi rin nila mahanap yung seller dahil wala pong physical address na binibigay. Okay. Oh. So that's one problem, that's one issue that we have been addressing. Pagka ganyan po, sir, dadalihin natin yung device ng buyer sa NBI Cybercrime Division or sa CIDG para matrace nila yung IP address na ginamit ng seller. Okay. So medyo mahapang proseso po bago finally mabigyan ng redress yung complaint ng buyer. At kaya siguro po, Yusek, on the other hand, doon sa kabilang parte naman, yung mga consumer naman, yung mga, kumbaga, ay kung may reklamo yung consumer, protection din naman nung seller. Kasi gaya po, ito mga problemang dinudulog sa atin dito. Paano daw yung nagka-cancel na order? Dinideliver na, tapos biglang-bigla magka-cancel ng book yung umorder. Biglang mawawala o kaya nag-iba. O, kumbaga yung mga prank consumer. Opo. Pwede ba silang habulin din? Yes, sir. Meron po kasi ang ASEAN. Meron pong ASEAN Committee on Consumer Protection. Mm-hmm. Member po tayo noon, ang nagre-represent sa Philippines, yung Consumer Protection Group po ng DTI. Mm-hmm. Merong ASEAN Online Code of Business Conduct na ina-adapt po natin dito para pag natapos po yung roadmap, kasama po yun, para yung behavior din ng consumer naman, medyo makontrol din natin. We understand marami rin pong sellers who encounter this problem. Oo. Kaya pati consumers po will have to be responsible or made responsible. Kawawa naman sila. Tsaka yung mga delivery boy, kawawa minsan sila nag-aabono. O kaya na-order na, binayaran na nila yun. Yung mga grab food, di ba? Maraming ganun. At saka sinang inaaway ng customer, sir, yung mga nagde-deliver. Opo. Okay, dumako naman tayo dito sa mga barbershops and beauty salon. Ako, mahaba na po yung buko, Yusek. Hindi na ako mapagpagupit. Kailan ba talaga papayagang tumanggap na ng parokyano yung mga barbershops and beauty salon? Sa June 7 po, sir, pwede na silang tumanggap ng customer. So, pwede na kayong magpa-appointment, sir, para makapagpagupit on June 7. Ayun. Meron lang po tayong mga inayos na protocols na kailangan sundin ng barbershops and salon. And nag-prepare din po sila para sa opening nila sa dadating na linggo. Sa linggo, yes, makakapagpagupit yes, na ako. Haba na nito eh. So, pa-appointment na kayo, sir, kasi we encourage yung mga nakaset, nakaschedule talaga yung punta nila para hindi masyadong maghintay or hindi masyadong mag-crowd dun sa pila para po mas maayos ang magiging takbo. So ano ang mga health protocols na gagawin para hindi malabag ang social distancing at saka yung body contact, maiwasan din yung hawahan? Unang-una po, sir, lahat naman tayo, this is our new normal, tanggapin na natin, kailangan po naka-face mask. Mm-hmm. Hindi ka pwedeng lumabas na ngayon ng bahay nang wala kang suot na mask, lalo na kung pupunta ka sa mga public places.
So nakasuot po ng face mask, may dala kang sarili mong hand sanitizer or alcohol, or pagdating mo doon, meron naman dapat i-provide yung barbershop or salon. Mm-hmm. Meron din po dapat na foot bath, yung tatapakan ng customer para bago pumasok doon sa loob ng barberia or salon. Mm-hmm. Dapat po sana merong mga dividers na kung kaya nila yung acrylic, kung hindi, we can be creative, pwede pong plastic cover, yung book cover or shower curtains na clear para po para protektado din yung not only the customer, kung hindi pati din po yung workers dun sa salon or barbershop. Mm-hmm. And then yung social distancing nila, 50% lang po ang allowed natin, sir, ng capacity, ng normal capacity nila. Mm-hmm. So one meter away from the next customer on all sides. Kaya meron po tayong mga napuntahan na salon na dati ay 10 ang capacity pero dikit-dikit. Mm-hmm. So sa ngayon po, mga 3 or 4 lang muna ang kaya nilang i-service. Kung 10 yung sabay-sabay na pwedeng gupitan o 10 yung barber share, ay 5 lang ang pwedeng, at any given time, 5 lang ang pwedeng pumasok. Opo, yes sir. Hindi po pwedeng punuin yun kasi unless 1 meter apart talaga yung kanyang upuan, pwede po. Pero kung hindi, kailangan pong parang alternate na isang blanco sa gitna nila. Without these precautionary measures, ay hindi pwedeng magbukas ang anumang barbershop o salon? Hindi po sir. Meron po tayong random inspection. DTI rin po ang actually mangunguna to sa Fair Trade Enforcement Bureau natin. Mm-hmm. But of course, we can also receive assistance from the local government units or yung customers na rin, sir, or customers, they can send us their feedback. Mm-hmm. Ayaw naman po natin na manghihiya ng mga ganitong establishment, sir. Hindi na po tayo under the new normal. Hindi na po natin yan gagawin kung meron man na kumagawa noon. Mm-hmm. Gusto po natin ipadala nila sa atin sa DTI yung feedback para matawag natin yung attention nila at maayos. Mm-hmm. Hindi po para ipahiya sila or para sirain yung negosyo nila. Mm-hmm. So for the consumers, pwede po nilang itawag sa DTI 1384 or send us an email at consumercare@dti.gov.ph para po yung feedback ng customers. Okay. How about yun naman po mga restaurants? Kanina po, inabot kami ng ako ng tanghalian sa labas. Eh maraming mabibilhan, kaya lang talaga napakahirap yung hindi ka makakain ng komportable dahil sa bibili ka, ite-take out mo, kakainin ko na lang sa loob ng kotse, doon na lang sa loob ng sasakyan natin tayo kumain. Eh kailan ba magbubukas naman, papayagang mag-dine-in na sa mga restaurants? In MGCQ area, sir, marami na rin pong naka-MGCQ sa atin ngayon, open na po, allowed na po ang dine-in. Mm-mm. Meron lang silang mga kailangan na sundin na protocols din. Nag-issue din po tayo niyan. Kailangan lang po nilang ayusin bago sila fully mag-operate. Pero for the National Capital Region, sa Metro Manila po, hopefully, kung magiging MGCQ na tayo by maybe June 16, allowed na rin po. But the businesses kasi, yung mga restaurant, casual restaurants and fast food or kapati po fine dining, they need to prepare also their restaurants. Pati yung orientation ng kanilang workers, kailangan pong matutunan nila or ma-master nilang mabuti yung bago nating protocols bago po sila makapag-operate. Ganun din po, one meter distance, and then for a table, a dining table of 4, hindi po pwede kasi yung face-to-face seating. Mm-hmm. So, kailangan po naka-diagonal yung alternate. Mm-hmm. Kung sa apat na upuan sa isang lamesa, dalawa lang po ang pwedeng i-occupy diagonally. Mm-hmm. Ayun. So kahit na magkakamag-anak sila o ilbawa, isang pamilya sila kakain sa restaurant, hindi pwedeng tabi-tabi? Hindi pa rin kahit pwede yun? Kahit ganun po, sir. Kasi yun po, hindi tayo nag-distinguish dun sa guidelines natin kung magkakamag-anak or strangers. Mm-hmm. So, ang magiging seating arrangement po sa restaurants, ganun po talaga naka-diagonal. Okay. Wala pong face-to-face. Unless meron po silang acrylic divider or whatever material na talagang covered or protected yung dalawang tao na pwedeng magkaharap. Ayun. Unless may ganun po, sir, talagang diagonal ang seating natin. Oo. Sa mga probinsya, like yung Baguio, sa Baguio yata, naka-MGCQ na sila doon.
open na ang dine-in sa mga restaurants sa Baguio City, sa Balikanan. Yes, sir. Opo. Mm-hmm. Opo. So, linawin kahit natin. Yung... Go ahead, ma'am. Yes, go ahead. Kahit po yung order taker, sir, hindi na pwedeng dumikit. Hindi ba dati po ine-explain sa atin yung menu? So, halos cheek-to-cheek na tayo kasama ng waiter. Ngayon po, hindi na pwede yun. Mm-hmm. 1 meter ang distansya. Kaya ang advice natin sa restaurant, sir, either mag-QR code sila ng menu nila or yung single-use menu or at least one menu per table. Mm-hmm. Hindi po pwedeng pasa-pasa or iikot sa buong restaurant yung iisang menu nila. Oho. Kaya para po maayos rin, para masigurado po na nasusunod natin ang protocol. Oho. At least may take-out pa rin naman, di ba? May konting dine-in, mas marami pa rin siguro yung take-out dyan. Yes, okay, sir. Opo. So, i-summarize natin yung napag-usapan natin. Sa Linggo, June 7, pwede na magbukas yung mga barbershops at mga beauty salons. Ano lang, yes, pwede, sir, ho? Gupit lang ba? O how about yung manicure, pedicure? Hindi pa pwede? Eh, hindi pa po kayo pwedeng magpa-manipedure. Haircut lang po muna talaga. Para po habang nagpa-practice din yung mga workers doon sa loob and the customers na rin na masanay doon sa protocols natin, mm-hmm, tingnan po natin, sir, kung sa MGCQ ay magdadagdag na ng services. Wala pa yung massage. Hindi pa pwede mag-masahe yung barbero ko. Hindi po, sir. Pagkagupit ng buhok nyo at napagpaga na yung buhok, na po yung ano, go home na po. Go home kayo, na, sir. Oh, tama. Oh. Wala na masamasahe. Yes, wala na yung yung inaano yung liig. Wala na po, sir. Wala muna po, sir. Okay. Oh, wala muna. Okay? Okay. So, ulitin ho natin. June 7, pwede na po magbukas ang ilang barbershop provided na sundin yung inyong mga rules tungkol po dyan. And then, hopefully, okay, pag naging nawala na tayo sa GCQ, naging MGCQ na tayo, o Modified Community Quarantine, by 16? By, hopefully po. By June 16, hopefully, ay sure, pwede nang mag dine-in naman ang mga restaurant. Yes, sir. Opo. Okay. Sa, pag nag-MGCQ na ang Metro Manila, sir, pwede na po yun. Alright. Dine-in. Opo. Alright. Oh, with that, yun lang po muna. Unless meron kayong mahalaga announcement, kung meron, kung wala naman po, maraming salamat po sa time ninyo, ma'am. Opo, maraming salamat, Sir Gani. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Iyan po ang panayam natin kay DTI o Department of Trade and Industry, USEC, Under Secretary Ruth Castelo. Yan. So marami tayong naitanong, marami tayong naliwanagan at marami tayong natutuhan ngayon tungkol dito. At least meron tayong guidance, kumbaga. Alas 6:35 na po ng gabi. Magpapatuloy po ang ating palatuntunan hanggang 7 p.m. Break muna tayo. On the go sa DWIC. DWIC. At ngayon, nagbabalik ang On the Go. Alas 6:39 na po at meron na lang po tayo mga ilang minuto pa sa ating palatuntunan. Ay, kumusta na po ba ang buhay natin? Ang dami ho talagang mga dapat talagang adjustment na nagagawin natin ngayon. Ngayon pong apakahirap na kumita ng pera. Kaya nga, sabi ko naman, pagbigyan ho natin itong mga online seller natin, pero dapat tingnan din ho natin yung kapakanan ng mga consumer, ano? Dapat maayos, suportahan nga natin ito dapat sa new sa bago ho nating paparaan, ano? New normal na kung tawagin, kailangan mag-isip na ho tayo ng mga makabagong pamamaraan. Hindi ho pwedeng yung traditional, sabagat yung mga traditional na paraan ng pagdinegosyo, hindi po laging sumasang-ayon o laging hindi nag-a-adapt sa sitwasyon natin ngayon na may pandemic ho tayo. Sabi nga nila, babalik tayo sa new normal o mag-new normal tayo, mawawalan, mag-GCQ o kung ano man ang tawag dyan, nandiyan pa rin po yung banta ng COVID-19 virus. So, pag-iingat na lang po. Ang pinakamaganda, palakasin natin ang resistensya ng ating katawan at tayo na mismo yung gumawa ng sarili nating pag-iingat. Hindi yung kaya ka magso-social distancing dahil laging may pumupuna sa'yo, may sumasaway sa'yo, o may nagbabawal sa'yo. Ilagay na natin sa isip natin.
Oh. Eh, sabi ko nga, maganda siguro, lagyan natin ng magnet yung mga katawan natin eh. Alam mo yung magnet, di ba? Pag dinagdikit mo yung dalawang magnet, di ba, Jerry? Kusang naglalayo. Hindi. Magnet to magnet, pag pinagsalubong mo yan, eh nag-ano sila, nagkokontrahan, hindi sila nagdidikit, no? Lagyan kaya natin ng magnet yung mga katawan natin para pag lumapit ka ng mas kukonti sa 1 meter, ay ano ka kaagad, makukuryente ka. O, kuryente. Kumbaga, antimano, kumbaga automatic na magkakaroon ng distansya. Yun. Di ba? Yung, kasi minsan, social distancing, pagkatapos, pagka may kukumpulan, magkukwentuhan, tapos minsan, mag-aagawan ng sasakyan. Ako, yun, problema nga niyan. Teka muna, balikan ho natin muna si Beth Samson, mula dyan sa Caloocan, sabagat may mga party ho ng Caloocan o barangay dyan sa Caloocan, isinailalim sa lockdown. Metro Patrol. Alamin naman natin kung saang mga lugar yan sa ulat ng nagbabalik na report ni Beth Samson. Beth? Yes, dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Caloocan City, dapat pansyahan ng lokal na pamahalaan at ng lokal na PNP na i-lockdown ang dalawang piling lugar sa Barangay 8. Ito ay ang Barangay Tukda at Salmon Street ng Barangay 8. Kagabi ng 11:59 hanggang June 11, ng 11:59 ng gabi, isang linggo yan, ay sa ilalim kagabi ng total lockdown sa dalawang lugar o isang langgong lockdown. Bawal ang lumabas at tumambay maging sa harap ng bahay at pinapayagan lamang lumabas kung emergency at dadalhin sa ospital tulad ng chemotherapy, dialysis, manganganak at may schedule sa ospital basta mayroong may papakitang katibayan. Sa mga nagtatrabaho naman, pinapayagan ang mga may IATF ID bilang essential workers, mga nasa medical field tulad ng doktor, nurses at health workers at may rapid pass. Dahil ito sa panayam naman natin sa kay Barangay 8 District 2 Chairman Ernesto Gaton. Nahipagtulungan naman ang kapulisan sa pangunguna ni Police Colonel Dario Menor. Ito yung hepe ng Caloocan City na mahigit na imo-monitor ang mga lugar na nabanggit kakibat ng mga health protocols laban sa COVID-19. Kasamang gani, may naitalang top 10 barangays na may mataas na COVID case sa Caloocan. Ito yung Barangay 12 na may 79 cases. Barangay 28, 30. Barangay 73 at ang Barangay 156 na may 27 cases. Barangay 176, 26 cases. Barangay 18 na meron naman 24 cases. 17, 22 cases. At itong Barangay 8 na na-lockdown kagabi, isang linggo, na meron 23 cases. Mm-hmm. Sa Barangay 14 naman, meron 19 cases. Sa Barangay 35, 18 cases. At sa Barangay 174, meron 16 cases. Sa mga yan lugar yan, Beth, ang Caloocan kasi nasa dalawang area yan eh. Yung District Barangay 8 nasa gawin ng monumento, yan ano? Mm-hmm. Monumento District site. District 2, opo. Yung nasa 70-80 yata, bandang North Caloocan. North Caloocan. Pero patuloy pa rin po kasamang gani ang pagbibigay ng tulong ng lokal na pamahalaan sa pangunguna ni Mayor Oka Malapitan. Maging doon sa kanilang 1,000 ayuda per family ay patuloy pa rin ang pagbibigay, maging ang mga relief goods at pati na rin ang rapid testing sa mga nangangailangan. Alright. Back to you kasamang gani, Ellen Camanal, Beth Thompson, nag-uurap. Para sa Impila May Todolakas, GWIZ. Metro Patrol. Maraming salamat, Beth Samson. 15 minuto na lamang po bago sumapit ang alas 7 ng gabi. Patuloy tayo sa mga balitang bago. On the go! Mga balitang bago. Hatid ni Gani Oro. Ipinag-utos na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbubukas ng mga karagdagang ruta ng bus upang maibsan ang problema ng mga mananakay dahilan sa mga limitadong pampublikong sasakyan.
Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, nagbigay na ng direktiba ang Pangulo sa DOTR upang dagdagan ang ruta ng mga bus ngayong araw na ito, Hunyo a 5. Dahil dito, aarangkada na ngayon ang mga sumusunod na biyahe. Route 1, Monumento hanggang Balagtas, Bulacan. Route 17, EDSA hanggang Montalban, Rizal. Route Naiya. Habang simula naman sa Lunes, June 8, ilulunsad naman ang mga sumusunod na ruta sa mga biyahe ng bus. Monumento hanggang BGC, Route 3. Gilmore hanggang Taytay, Rizal. At Monumento hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Pakiusap lang ho natin doon siguro no, sa ating task force. Huwag namang P2P lahat. Kasi yung mga manggagawa ho natin, yung mga empleyado natin, eh hindi naman direktahan po ang biyahe ng mga yan. No? Let's say, mula Monumento, hindi naman direktar ang Ayala yan. May bumababa dyan ng Balintawak, Quezon Avenue, Cubao, Shaw Boulevard, Pasay. Siguro, tingnan din natin yung kung saan hindi na maglalakad na malayong-malayo. Or else, maglalakad na lang ho yan, o kaya magbibisikleta. Eh, delikado ho talaga din yung pagbibisikleta. Alam nyo, lalo kung gabi, napaka-delikado pa rin ngayon po ang mag-bicycle. Matatandaang sa ilalim ng GCQ, General Community Quarantine, nilimitahan muna ng DOTR ang ruta ng mga bumabiyaheng bus kung saan nagtalaga rin ng designated na babaan at sasakyan para matiyak na naipatutupad ang mga health protocols. At siguro dagdagan pa yung mga station ng bus diyan sa EDSA. Sabi ko nga, yung mga bus lane, hindi nagagamit ho ng husto, hindi na ma-maximize. Kasi kung kukonti yung bus na bumabiyahe, halos every 30 minutes lang dadaan yung bus doon. Sayang naman ho yung kalsada. Kung talagang designated lang sa mga bus yan, sana dagdagan na yung mga babiyahe ng bus dyan at dagdagan na rin yung terminal kung saan sila pwedeng magbaba at magsakay. Total na mga yan, hindi ho magbababa at na sa alanganing lugar yan. Sure na sure ho yan sabagat nandun sila sa kaliwa, sa left lane, extreme left. Hindi sila pwedeng huminto doon sa gitna para magbaba or else mabubunggo sila ng susunod sa kanila. Or yung pasahero, hindi makababa ng maayos, mabubunggo naman sapagat kung talaga hindi sila papasok doon sa pinaka-shoulder na dapat nilang pagbabaan, hindi sila titigil. So, sige-sige lang ho, takbo lang ng takbo yan. Magbababa lang talaga yan doon sa mga bus, designated bus station na halos katapat ng hagda naman ng MRT. Hindi sila pwedeng magbaba sa alanganing lugar sapagat walang lugar para tumawid o tawiran ng mga kanilang ibababa ng mga pasahero o commuter. No? Kaya bilisan nyo na ho, dagdagan nyo na yung mga bus na yan. Total naman, ang sinasabi ko naman, kung hindi naman bus lang talaga ang padadaanin natin dyan, pwede naman siguro para hindi na aago pa yung linya ng ibang private vehicle. Nagsisikip-sikip na tuloy ngayon. Total, yung mga bus na yan, talaga hindi naman kukonti pa lang ho yan. Unless na mahigit sa 50% ang patakbuhin ho natin. Obserbasyon lamang po ito ngayon. Sayang kasi, sayang yung bus lane na every 15 to 30 minutes lang ako nakakita ng dumadaan, samantalang nagta-traffic na po dito sa gitnang linya hanggang sa kanan. Dati nagta-traffic sa kanan kasi nag-i-standby yung mga bus, nagbababa kung saan-saan, baga nagte-terminal sila. E ngayon ko konti pa lang naman na bumabiyahing bus, ang tingin ko guhit na lang yun, wag nang lagyan ng separator na ano yung concrete barrier. Hindi na siguro. Kasi hindi naman talaga bababa yung magbababa ng alanganin yung mga bus na yan eh. 10 minuto bago sumapit ang alas 6 ng gabi. On the go! On the go! Mga balitang bago. Hatid ni Gani Oro. Observasyon muna at mga tema, mensahe muna ng ating mga tagapanood. Si Delia Villarde nanonood po. Good evening, Sir Gani. Watching po. Noel de los Santos. Ayan. Si Craig Burne, good afternoon po. Delia Villarde, dapat talaga ihulog sa Pasig River yung mga walang awang mapagsamantala sa mahihirap. Yung mga sinasabi natin kanina.
Larry Riseno. Oy, nasa Canada ba na ba? Sir Larry, salamat. Kaibigan Larry, sa iyong panonood. Nag-meet kami nung pumutok yung Bulkang Taal dyan sa Lipa, Batangas. Ikinasana ng pamahalaan ay ikatlong bugso ng ayuda para sa mga jeepney drivers. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, batid naman ng pamahalaan ang pasani ng mga chopper ng jeep sa gitna ng krisis na kinakaharap ng bansa dahilan sa COVID-19, lalo na't hindi pa pinapayagang makabiyahe ang mga ito dahil sa umiiral na GCQ o General Community Quarantine. Sinabi ni Roque na pinag-aaralan na rin ang pamahalaan na kuning contact tracers sa mga chopper ng jeepney para mabigyan ng mga ito ng pagkakakitaan. Sa gitna ng pag-iral ng GCQ, sinabi ng DOTR o Department of Transportation na tanging ang mga tren, bus augmentation, taxis, TNVS, shuttle services, bisikleta at mga tricycle lamang ang maaring makabiyahe sa Phase 1 simula Hunyo 1 hanggang sa 21. Habang papayagan naman makabiyahe ang mga modernong PUVs gaya ng mga UV Express at modern jeepneys sa Phase 2 simula Hunyo 22 hanggang at 30. Kailangan po mapag-aralang mabuti yan para maservisyohan natin ang mas marami pang mga pasahero. At sana naman ay talagang may maayos na masakyan po ang ating mga commuters. Wala naman hong mamamasyal talaga ngayon eh. Una, ang lalabas lang talaga ngayon yung mga magtatrabaho. Yung kailangan ng pumasok sa trabaho para po may maipakain sila sa pamilya nila. Kasi po, aminin na natin talagang kahit may ayuda, may padalang bigas yung barangay, may padalang bigas yung mga mayor na konting dilata, hindi ho talaga makakasapat yan. E matagal na pong ubos yan, yung ayuda na yan. Yung iba hindi pa nabibigyan. E lalo yung mga tinatawag na nasa middle class, hindi daw sila binigyan kasi maganda yung bahay nila, semento. E bahay mo nga semento, pwede mo bang ngat-ngatin yung bahay mo? Ngat-ngatin mo yung semento na bahay mo, eh marami rin po sa kanila talagang aasa rin yan sa mga sweldo. Ngayon, para ho sila makapagtrabaho, bigyan naman natin ng maayos na transportasyon. Hindi yung naglalakad. Kawawang kawawa naman po yung maglalakad. At saka yung mag-aabang ng pagkatagal-tagal para para makasakay lang, no? Eh, yun siguro ang tingnan natin, dagdagan pa. Yung maayos na transportasyon, ayusin ang mga kalsada, ayusin ang daloy ng trapiko para yung hindi man lahat mapagbigyan. Total, hindi pa makakabiyahe yung mga traditional na jeepney o mga lumang jeepney. Yung mga modern jeeps, yung bus, yung mga UV Express, eh, mabilis makakaikot, mabilis makakabalik para madali silang makahakot ng pasahero. Kasi kapag yan ay nagka-traffic, hindi sila makabalik, ay nagiging cause ho yan of delay para magkulang yung public transportation, no? Sa madali, kailangan ho ngayon, tulungan tayo para bumalik tayo, so, makapagtrabaho muli ang mga manggagawa, ang mga mag-uopisina, makauwi ng maaga dahil may curfew, may mga lugar pa ho may curfew, kailangan din sila makauwi ng maaga, hindi yung alas 8 na ng gabi, nag-aabang pa ng sasakyan, eh abuti na po sila ng ating gabi. Tapos alis pa ng pagkaaga-aga yan, dahil sa hirap kumuha ng masasakyan. O yun naman pong mga religious gathering, pinapayagan na po ha, may go signal na ang mga mass gathering sa mga lugar na nasa ilalim ng Modified General Community Quarantine. Hindi pa ho tayo sa Metro Manila, Modified Community General MGCQ. So pwede na ho ang mga religious activities sa mga nasa MGCQ. Tayo po sa NCR, nasa GCQ pa lang tayo o General Community Quarantine. Okay? Subalit pwede po yung mga mass gatherings na yan sa mga nasa MGCQ para lang sa religious purposes, no? Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque, napapayagan lamang ang 50% ng capacity ng lugar na pagdarausan ng mass gathering. So kung ang inyo pong simbahan o lugar dalanginan, ay ang kayang accommodate niyan ay 200 person, so 100 person.
ang papapasukin. Oh, so hindi puno, 50%. Ha. Nangangahulugan nito sa mga lugar na MGCQ lamang pwedeng magdaos muli ng mga misa na dadaluhan ng mga ito ng mga tao na mga deboto, subalit limitado lamang sa 50% capacity ng simbahan o ng chapel ang papayagang makapasok. Sariling protection na rin po nyo yan. Yan ang papayagan. Kung malaki yung inyong hall, eh pwede naman siguro. Pero tingnan nyo rin po yung social distancing sa paglabas at pagpasok. Mayorya daw po o nakararami sa mga Pilipino ang naniniwalang malaki ang naitulong ng lockdown para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 sa bansa. Ito ay batay sa SWS survey, o Social Weather Station survey, mula May 4 hanggang 10, kung saan lumabas na 54% ng mga Pilipino ang sumang-ayon sa positibong resulta ng lockdown. Lumabas din na 15% ang naniniwalang ang stay-at-home measures dahil sa COVID-19 ay pahirap sa mga tao, habang 1% naman ang nagsabing mahalaga ang nasabing hakbang, ngunit pabigat din ito sa mga tao. Alam niyo, hindi talaga lubusang naging ano, masakit sana yan. Sana hindi naging masakit yan kung sakto sa panahon. Kung baga, maagap na naibigay yung mga ayuda, yung mga napakilos kaagad ang ating mga LGUs para ipaabot yung mga kakailanganin ng mga tao. So, kasi hanggang ngayon po, may mga lugar na hindi pa tumatanggap, hindi pa nakakatanggap ang ating mga kababayang mga mahihirap ng mga ayuda mula sa pamahalaan. Neng Absede de Leon, good PM din sa iyo. Magandang hapon. Joan Oro and Delia Villarde. Yan. Tama na naman po tayo dyan, sabi niya. Alam nyo, yung kabagalan ng pag-aksyon ng ating mga nasa pamahalaan, yun minsan na nagiging problema po eh. Yung immediate action para masolusyonan kaagad ang problema. Hindi yung mabagal, iabutin pa ng ilang araw, abutin pa ng buwan bago ma-aksyonan. Gaya nitong sa DOH, di ba? Nagalit na yung presidente. Bakit hanggang ngayon di pa nabibigay yung tulong na yan sa mga nabiktima o sa mga namatay na doktor na na frontliners, no? Yung ating LGUs, di ba? Yung DSWD talagang... Alam mo, yan po nangyari sa Amerika, eh, no? Kaya nagsumiklab po yung gulo doon dahil nagkakaroon ng tagwala ang mga mamamayan nila doon dahil sa umano'y paggamit ng excessive force dito kay George Floyd ng Minneapolis, Minnesota, no? Dahil sa yung pulis na si Derek Chauvin noong May 25 ay gumamit daw ng excessive force na ikinamatay ng Black American. Imagine, dinaganan sa leeg, no? Dinaganan ng tood sa leeg habang nakaposas, no? So itong nagpasiklab, no? Nagpasiklab ng galit ng mga Amerikano, kaya ayo, matindi ho ang kaguluhan na nangyayari ngayon doon. So maging ehemplo po ito sa atin na yung kabagalan. Kasi nagalit ang taong bayan doon sa Amerika, ang mga mamamayan nila. Dahil ang tagal bago ni-relieve, ang tagal bago kinasuhan itong pulis, itong mga pulis na gumawa kay George Floyd. No? Matagal bago inaksyonan. So nagwala, nagalit, nagsumiklab ang galit ng taong bayan. Dito rin po sa ating bansa, siguro ang mga nasa pamahala natin, eh dapat aksyon agad. Mabilis na pagtugon, mabilis na pag-aksyon para... Ay, kasi maging too late the hero tayo. Anin pa ang damo kung patay na si Juan de la Cruz. Di ba? Dapat, ito po ay ano siguro, obserbasyon lang natin na dapat tingnan din natin ang mga nasa ating pamahalaan, mga namumuno sa atin. Ang mabilis na pag-responde, mabilis na pag-aksyon ay makakayanan po natin at magpapahupa sa ating kinakaharap na problema ngayon sa panahon ng pandemya. With that, paalam na po kayo kami at maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood sa atin, mga nakinig sa atin sa radyo sa DWIZ, mga nanood sa atin sa social media, sa Facebook Live, sa ating DWIZ 882 online streaming,
Sa ilang sandali, sasa inyo naman po ang palatuntunang Radyo Klinika. Makakasama nyo naman si Miss Maru Pahati Sarne. Sa kala po ng ating mga nakasama sa produksyon at sa technical side, si Engineer Jeric Barreto at Engineer Daniel Tenco. Sa news department, nakasama natin si Gilbert Perdes, ang ating news writers. Sa ating production assistant, sa ating production side, nandiyan ang ating PA, Isha Mariano. At sa ating social media department, pinangunahan ni Jude Alabado. Hanggang sa Lunes, ito pa rin ang inyong lingkod, Gani Oro, sa ating programang On The Go sa DWIC. Nag-iwan na isang magandang gabi. At sa mga Bicolanong nagdadangog sa tuya, Diyos marahin na bagi sa Indong Gabos. Mabalos. On The Go sa DWIC.